are on the last quarter of the year. Ganun lang kabilis yun. And 2021 is almost ending now. And we are still in our homes. Pero naniniwala po ako that does not hinder us worshiping together. Amen. Hallelujah. Us being in our homes, being locked in our homes, ay hindi naging hadlang sa Panginoon upang patuloy tayong abutin, upang patuloy tayong bigyan ng kanyang fresh na salita. Kaya dapat hindi rin ito makapigil sa atin na patuloy na papurihan siya. Amen. Hallelujah. According to John 4:23, but the hour is coming and is now here when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. Amen. For the Father is seeking such people to worship Him. Hallelujah. We will not let the physical distance among us hinder our worship this morning. Hallelujah. So ikaw na nasa bahay nyo ngayon, the Lord is here with you right now. The Spirit of the Lord is with you and your families. So be free. Stand up and praise the Lord this morning. Hallelujah. We praise you, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Oh, we praise you, Jesus. Hallelujah. Oh, we will worship you in freedom, Lord. Your song of freedom now.
will not worry, Lord God. We will not be anxious, Lord Jesus, because we know, Panginoon, that you are with us. Yes. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, Jesus. Oh, yararababa, darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging seas. You are faithful, Lord. Faithful, you're my God. Oh, you're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. Then I live to worship you. Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you.
Isa pong maluwalhating araw ng Linggo ang sumainyong lahat. This is the last Sunday of October. At minabuti ko po na sa huling Sunday okay, ng October, ibigay po ang isang special na mensahe para po sa lahat ng mga tao na tumugon sa panawagan ng Panginoon sa tinatawag na ministerial call o tawag sa paglilingkod sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagpapastor sa kawan ng Panginoon. The month of October is a month by which all pastors are being honored. Okay, churches celebrating this month of October to be the month by which every pastor needs to receive appreciation, honoring, and affirmation. Okay, at supposed to be, hindi po ako magsasalita ngayon. Mayroon po akong isang elder sa church na kinausap na siya ang magsasalita ngayon. Then I realize hindi pa pala ako nakakapagbigay ng mensahe, okay, para sa mga pastor, lalong-lalo na po mga pastor who are connected po sa the City of the Lord and the SCB tribe. And praise God, sapagkat when I realized that wala pa akong mensahe pa na binibigay, so I decided na mag-mensahe sa inyo ngayon kahit papano, ay magkaroon po tayo ng isang klase ng mensahe na magbibigay po sa atin ng pangunawa. Okay, bakit tayo po ay nagse-celebrate, okay? Nagbibigay ng parangal, ika nga, sa mga kapastoran sa buwan po ng Oktubre. Now, about the month, wala naman pong significant reason why. Bawat ho mga segment ng society ay mayroon pong mga buwan na pinagdiriwang po ang mga special na araw para sa kanila. Mayroong Children's Day, Women's Day, Father's Day, Mother's Day, Cancer Awareness Day, etc., etc. And I thank the Lord sapagkat mayroon din pong mga grupo ng tao na kung saan ay talagang hindi nakalimutang bigyan ng parangal, appreciation ang mga pastor. Now, why October? Honestly, hindi ko po alam. But whether it's October or any other month, appreciating pastor is a noble thing to do sapagkat ang mga pastor po, naniniwala ko, ay special sa harapan ng Panginoon because they receive, sabi nga nila, we pastor receive the highest calling. Now, this morning, I would like to give you the message entitled, Honoring God's Servant. What does it mean? Pagpaparangal sa mga pastor. Ano bang ibig sabihin nito? Dito po sa ating pong picture, ito po yung nakuha po namin, o nakita ko po ito minsan sa na nakapost sa Facebook, at tinawagan ko si Malu, pakihanap nga itong picture na ito, illustrating the life of some pastors. At to be honest with you, medyo nalungkot ako sapagkat dito nga sa unang picture na kung saan ay nakikita po ninyo, about pastor's life, no? Na pastor needs prayer because of the nature of the work of the pastor. At medyo nalungkot ako, medyo may konting kurot sapagkat bagamat ang pastor dito po sa unang picture na nakita nyo ay sinasabi niyang I'm okay, pero napakarami pong sugat, okay, na nasa kanyang likuran. Marami pong mga punyal, espada na nakabaon sa kanyang likuran. And of course, saan galing ito? Ito po ay galing sa mga tao sa loob ng church sa kanilang pinagpapastoran. But, you know, because a pastor is called by God and that calling requires hardship, sacrifice, difficulties, sinasabi na lang ng pastor, I'm okay. You know, ang pastor po hindi Superman. Siya po ay normal na tao na katulad nyo, member, workers, leader. Siya po ay nalulungkot din, nasasaktan, ang pastor po ay napapagod din. Ang pastor, bagamat dahil sa pananampalataya, whatever happened, siya ay magpapatuloy sa katawagang ito sapagkat Diyos ang tumawag sa kanya.
Pero palagay ko, it's unfair for us to see our pastors na kung saan ay nire-represent po ng picture pong ito. Okay? Most pastors look strong, but emotionally, they are like this. Okay, ano yun? Ang dami pong mga punyal, gunting, mga matatalas na bagay na kung saan ay nakatarak sa kanyang likuran. Habang siya ay nagpipray, habang siya ay pinagpipray po yung mga taong dahilan ng mga hirap at pasakit na nararanasan niya. Nakalagay dito, don't add to their hearts, but be a comforter to them. Nawa, bago matapos po itong buwan ng Oktubre, sa araw pong ito, last Sunday of the month of October, nawa ay magkaroon po tayo ng isang malinaw, makabibliyang pananaw about the importance and the need for your pastor to be appreciated. Now, don't just pray for your pastor. I'm going to share with you practical tips on how to honor the pastor. Because I believe from God's perspective, or kung ating pong babalikan, ang disenyo ng Panginoon sa buhay ng mga taong tinawag niya upang magpastor sa kawan o sa mga taong niligtas ng Panginoon, gusto niya po ay ganito, yung bang siya'y masaya habang naglilingkod sa Panginoon. Because a joyful pastor is a more effective pastor. Kaya po ako ay nananawagan, nakikiusap sa mga churches, lalong-lalo na if you are connected with the City of the Lord, or if you are connected with the School of Church Builder, members of the City of the Lord, na kung saan mayroon kayong mga kinikilalang area pastor, pastor's friend na ngayon ay mayroon pong mga leaders and workers na patuloy na sumusubaybay po sa ministry ng School of Church Builder, let's do everything we can so that will bring joy. Okay, in the life and in the ministry of the pastor or our pastor, if we want to become the recipient of an effective ministry coming from them. That's why my objective after this testing is after this message is not only to give you a clear understanding about the kind of honoring, okay, na kinakailangan ninyong maipakita at maranasan ng inyong mga pastor. Kundi we need or we must invest, okay, anything that will bring joy to our pastor. Kaya ulitin ko, our subject for today is honoring God's servant. What does it mean? First, what is honoring? What is honoring? In the book of 1 Thessalonians 5:12-13, ang sabi po rito, but we ask you, brothers and sister, to recognize those who diligently labor among you and are in leadership over you in the Lord and give you instruction, and that you regard them very highly in love because of their work. Live in peace with one another. Sa ibang translation, okay, sa Tagalog po, ang sabi rito, kami, ako, sabi ni Pablo, sa mga miyembro o mananampalataya sa Church of Thessalonica, nakikiusap ako sa inyo, mga kapatid. Sa ibang translation is, we request of you, brothers and sisters, to recognize, okay, pansinin, bigyan ng pagpapahalaga yung mga tao na talagang itinampok, tinawag ng Panginoon at kanyang ginagamit, okay, para kayo po ay bigyan ng spiritual leadership. Mayroong pinuno na mangangalaga sa inyo, provide spiritual leadership, okay, at magtuturo sa inyo, okay, ng mga bagay-bagay patungkol sa Diyos, magbibigay ng instruction, at kung atin pong mapupuna yung underline word, and that you regard them, okay, regard them very highly, hindi lang sinabing highly in love, but very highly in love because of their work. Live in peace with one another. So from this scripture, I want you to understand the meaning and why we need to honor our pastor. Now, what is honoring? Honoring, it is an intentional way of giving appreciation to the man appointed by God to shepherd God's flock.
ang pagbibigay po ng parangal, ito po dapat intentional, sinasadya, pinlano. Okay, hindi lang dahil sa today is the month of October ay para bagang nakikiayon na lamang tayo doon po sa tradisyon at kultura, okay, para bigyan ng parangal ang mga pastor na kung saan ay ginagamit ng Diyos sa bawat iglesia. After month of October, balik na naman sa dating ugali, balik na naman sa dating hindi magandang pakikitungo sa ating mga pastor. No. Honoring is an intentional way of giving appreciation to the man appointed by God to shepherd God's flock. Alam po ninyo kung ang pagpapastor ay katulad lamang ng ilang mga kurso na kinukuha ng mga nag-aaral sa kanilang mga universidad o mga kolehiyo, palagay ko napakarami niyan, at palagay ko lalo na kung may magandang compensation, marami ang tutugon. Pero alam naman po natin, even in the Bible, most men, people, okay, who are called by God, most of them, mga kapatid, when they receive the call, they are resistant. Okay, parang hindi ho ganun kadaling tumanggap, simply because of the nature, okay, nung trabaho na kung saan ay kanilang tinatanggap, okay, doon sa tawag ng Panginoon. Kaming mga pastor, kami po pag nag-usap-usap, parang binibigyan na lang namin ng pride ang aming calling because we believe that our call is the highest calling. But the problem is, this calling is not recognized by the people, lalong-lalo na yung mga unbeliever. Okay? Kaya nga po, siguro, pag mayroon pong drug lord na naging mayor, okay, at siya ay patatabihin mo, okay, sa isang pastor, baka ho mas matindi pa po ang ibibigay na recognition or appreciation doon sa taong yon na mayor, bagamat public knowledge na yung taong yon is a drug lord sa kanilang lugar. Okay? Mas palagay ko, mas mataas ang paggalang, ang appreciation na maaaring ibigay ng mundo doon kaysa sa isang pastor. Why? Because ang mga taong hindi nakakaintindi sa gawain ng Panginoon, wala silang pakialam, hindi nila mabibigyan talaga ng appreciation ang pastor sapagkat they don't know the nature of the call and above all, they don't know who is the one who called that person. So, yun ang ating pong nakita o yun ho ang nakita kong isa sa mga dahilan bakit po kinakailangan bigyan ng parangal ang pastor. And for me, honoring is an intentional way of giving appreciation to the man appointed by God to shepherd God's flock. Pangalawa po, it's God's way of encouraging the servant that his labor in the Lord is not in vain. It is God's way of encouraging the servant that his labor in the Lord is not in vain. Kami pong mga pastor, nung kami po ay unang tumugon sa tawag ng paglilingkod, hindi po namin tiningnan kung gaano kalaki ang sweldo, hindi po namin tiningnan kung may libreng pabahay, hindi po namin tiningnan kung mababait ba ang mga miyembro dito, hindi namin tiningnan kung mayroon bang magandang future na naghihintay sa amin. We just responded to the call, okay, of God in doing the work of the ministry na hindi ho malinaw at hindi ganun kaliwanag ang future na naghihintay sa amin. We just responded by faith. We just believe na hindi kami pababayaan. At alam naman po natin, lalo na kung kayo nasa pioneering works o maliit pa lang ang iyong iglesia, pati po yung mga pang-araw-araw na pangangailangan, lalo kung may pamilya ka, hindi nasasapatan ng iglesia, ay talagang puro sakripisyo, puro hirap. At kung ang taong yan ay talagang hindi tinawag ng Panginoon, there is no way na makakapagpatuloy siya. But sa mga taong tinawag ng Panginoon, sa mga taong na talagang totoo na tinawag ng Panginoon at nagtumugon ng tama, naniniwala po ako na gaano man kahirap ay mapagtatagumpayan niya to, kasi po along the way, siya po ay bibigyan ng Panginoon ng mga miyembro, mga manggagawa, mga leader na katuwang niya sa church na talagang bibigyan ng recognition, i-appreciate siya. At ang recognition and appreciation na ito is just God's way of proving, okay, or encouraging the pastor
na hindi nawawala ng kabuluhan ang kanyang paglilingkod. Pangatlo, what is honoring? It is something that the believers need to do for their pastor regularly. Because by doing so, they are also honoring God who called their pastor in shepherding ministry. Itaro po ay isang gawain na dapat gawin na mga mananampalataya. Of course, sa pamumuno po ng mga leader na inappoint ng pastor sa iglesia, katuwang ang mga manggagawa, it is something that they need to do. Okay? Para sa kanilang pastor on a regular basis. Because by doing so, sapagkat kung ito po ay gagawin ng iglesia, they are also honoring. Binibigyan din nila ng parangal, appreciation yung Diyos na tumawag sa kanilang pastor doon po sa shepherding ministry. Now, why honor the pastor? Bakit kinakailangan po nating bigyan ng parangal ang ating pastor? Bakit kinakailangan i-appreciate natin siya? You see, thanksgiving, okay, gratefulness, itong mga to ay hindi sapat na salita, okay, para maibigay yung tamang pagpaparangal. But mamaya, pag-ausapan po natin, tatalakayin ko sa inyo how to honor your pastor. But today, pag-usapan po natin, bakit ba kinakailangan ang iglesia ay magbigay ng tamang parangal? Magbigay ng tamang appreciation sa kanilang mga pastor. Actually, marami po eh, but because of time constraint po, ay dalawa lang po ang aking tatalakayin sa inyo. Tingin ko itong dalawang dahilan na to ay higit sa sapat na kailangan nating malaman para talagang gawin natin yung nararapat. Gawin natin yung gusto ng Panginoon na sa panahong to ay ma-recognize natin, ma-appreciate natin, ma-affirm po natin ang ating pastor na patuloy na nagpapagal, okay, sa kanyang paglilingkod sa atin. Ang sabi po ng the first reason why honor the pastor, according to Hebrews 13:17, we need to honor our pastor because, number one, of the work or because of the nature of his work. We need to honor our pastor. Why? Because of the nature. Dahil po dun sa kalikasan ng trabahong tinanggap ng mga pastor mula sa Panginoon. I want to read for you Hebrews 13:17. Ganito po ang sinasabi. Obey your leaders and submit to them. And the reason is this, for they keep watch over your soul as those who will give an account. Dito po sa underline word na ito, may dalawa po akong truth na gustong bigyan ng emphasis. The reason why every church, okay, needs to honor their pastor is because of the nature of God's work in them. The nature of the ministry by which God has called them. Ang sabi rito, they keep watch over your soul. So the first reason, according to the scripture, why we need to honor their pastor is because they are the security guard. Sila ang taga-bantay. They keep watch of our soul. Alam po ninyo mga kapatid, kung ating pong pagmamasdan ang trabaho ng mga security guard, akala po natin ay napakadali. Sapagkat sila ay nakatayo o kaya nakaupo, tinitingnan lang nila kung sino ang papasok at lalabas doon sa premises na kung saan sila ay tinawag para magbantay. But the objective o ang pinakarason bakit mayroon pong mga employer na nagbabayad sa kanila para bantayan yung lugar na yon ay para maging ligtas kung ano man yung mga ari-arian sa lugar na yon. Para mag-provide ng protection sa mga bagay na nandun po sa loob ng kanilang binabantayan. So that is the job of a security guard, to provide protection. Hindi lang magbigay ng protection, kundi depensahan ang mga ari-ari ang kanyang binabantayan laban po sa mga magnanakaw, laban po sa mga tulisan. Now, kung naiintindihan po ninyo ang trabaho ng security guard, palagay ko naiintindihan nyo na rin ngayon kung ano ang trabaho namin bilang mga pastor. We are the one who keep watch over your soul. Ang binabantayan po namin, walang iba, kundi ang kaluluwa
ng mga taong tumanggap kay Kristo, nakaranas ng kaligtasan at dinala sa iglesia. Ang aming pinagbabantayan, ang aming trabahong tinanggap mula sa Panginoon is what? We keep watch over your soul. Nagbabantay kami. Now, mabuti pa ang mga security guard sapagkat kung mayroon man silang binabantayan, ito ay kanilang nakikita. At alam kung saan nandoon sapagkat this is tangible, visible. But the nature of the work of the pastor as the overseer, the watcher, the protector of soul is very different sapagkat ang binabantayan po namin sa buhay ng isang tao, sa totoo lang, kung hindi mo naintindi ang salita ng Diyos, hindi mo nakikita. Anong ibig sabihin? Ano ba ang binabantayan naming mga pastor sa buhay po ng mga mananampalataya? We keep watch over your soul. Ngayon, question, nakikita ba ang kaluluwa ng tao? Palagay ko kung may magsasabi sa inyo na, oo, nakikita. Eh, palagay ko lahat kayo rito ay magtatakbuhan sa takot. Sapagkat kung may nakikita kayong kaluluwa, malamang ito ay multo. At ang sabi ng Bible, ang multo ay walang laman at buto. Okay? Now, well, mahirap bang bantayan ang hindi nakikita? Yes, mahirap bantayan yan. Sapagkat, paano mo makikita? Paano ba bantayan? Hindi mo nga nakikita. But I want you to understand, okay, kung ano ang binabantayan ng mga pastor. Okay? At paano ito nakikita ng mga pastor? Maaring kayo hindi nyo nakikita, pero kami nakikita namin to. Ano ang binabantayan? Kaluluwa. Ano ba ang bumubuo sa kaluluwa ng tao? Kung ang tao ay binubuo ng tatlo, spirit, soul, and body, ang soul naman ay binubuo rin ng tatlo. Ano yon? Mind, will, and emotion. Question, nakikita ba yung mind, will, and emotion? Yes or no? Well, palagay ko ang sagot dyan ay yes and no. Una siguro ay bakit no? Sapagkat paano mo makita ang isang bagay na walang paano makita ang isang bagay na lalo na nasa kalooban ng tao? Sino makakapagsabi sa inyo at nakakakita ng kaisipan ng tao? Okay. Well, nakikita niyo ako rito, nagtuturo sa inyo pong TV, cellphone or iPad or tablet, whatever monitor na ginagamit nyo. Ang nakikita nyo lang yung panlabas. Pero lahat ng sinasabi ko, mga kapatid, galing yan sa aking kaisipan, no? Okay? Galing sa aking kaisipan. Now, yung aking kaisipan, hindi nyo nakita. Pero yung kaisipan ko ay may expression. At ano isa sa expression ng nasa isip ko? Yung mga salita na lumalabas sa akin, yung mga idea na dumarating sa inyo dahil sa mga salitang ito, it gives you an idea kung ano ang nandun sa aking isipan. Kaya yan ang ibig ko sabihin, yes and no. Okay, physically, hindi nyo nakita ang aking utak. Hindi nyo alam kung ilang kilo yung aking utak. But spiritually, okay, but spiritually, mayroong kayong naririnig, mayroong naida-download sa inyong mga truth, principle, sapagkat na imamanifest ng aking salita yung ideya, yung prinsipyo na nabuo po doon sa aking isipan. What about your will? Pag sinabing will, ano yan? Ito po yung faculty sa buhay o sa aspeto ng ating kaluluwa na ginagamit natin sa mga pagpili sa tuwing tayo ay nagdi-desisyon. So, yung decisions in life is just a manifestation kung saan nakakiling ang iyong kalooban. Okay? What about emotion? Ang emotion naman po is nakikita at nararamdaman ng tao based on the reaction, yung reaction ng tao sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Alam natin na yung tao ay galit sapagkat mayroong paraan, okay, yung ating emotion, how to express that anger. Alam natin yung tao ay masaya because our emotion has a way of releasing and expressing yung joy and happiness. Now, the point is, mga kapatid, kung ang isang pastor ay tinawag na upang bantayan ang kaluluwa ninyo, at ano ang binabantayan ng pastor sa buhay ng mananampalataya? Papaano kayo mag-isip? Papaano kayo pumili? Papaano kayo mag-react? Okay, papaano ipapakita yung galit, sama ng loob, kagalakan? Bakit kinakailangan bantayan ito?
Sapagkat, mga kapatid, kung hindi po maayos yung paraan, ika nga, okay, nung pag-i-express natin ng ating kaisipan, paggamit natin ng ating kalooban sa mga desisyong ating ginagawa sa buhay, kung hindi natin alam papaano kontrolin o magtimpi sa mga nararamdaman po natin na maaring makasakit sa iba, mga kapatid, ito ang siyang nagiging dahilan kung bakit maraming tao ay napapahamak, maraming tao ay kung saan ay nagiging miserable ang buhay because they do not know or their soul is not trained, okay, to respond, okay, sa lahat po ng mga sirkumstansya, sitwasyon na nangyayari sa kanilang buhay. Kaya nga po, dapat bigyan po natin ng parangal, dapat ma-recognize natin. Mayroong mga mananampalataya, they are accusing their pastor as pakialamero. Mga kapatid, kung naiintindihan po ninyo ang tawag ng pastor, hindi maiwasan na kami ay makialam. Okay? Mayroong mga pastor na yung paraan ng pakikialam ay direkta. Mayroon naman yung paraan ng pakikialam ay indirect. Unsolicited advice. Ang iba naman ay talagang assertive, ika nga. But whatever it is, please, if you understand the nature of the work of your pastor, na minsan pakiramdam nyo, nakikialam na sa buhay nyo, that is part of his work. To give you what? Guidance. To give you instruction. So that what? So that you will know what to do on how to respond right sa lahat ng maaring mangyari sa inyong mga buhay. So dito po sa talatang ito, makikita natin, ano yun? Ang trabaho ay, ng isang pastor ay bantayan ang inyong kaluluwa. Now, you want to honor your pastor? Allow him to do his job. Ano ang trabaho niya? Ha? Maging security guard, tagabantay, tagaprotekta. Ang trabaho ng security guard, hindi lang magbantay, hindi lang magprotekta, but tiyakin na sa tamang lugar, na sa kaayusan, yung kanyang binabantayan. Now, hindi lamang po sila tinawag para bantayan ang inyong kaluluwa. Ang sabi nito, they keep watch over your soul as those who will give an account. Okay? Sila po ay tinawag ng Diyos para bantayan ang inyong kaluluwa at sila rin ay magbibigay sulit, okay, sa Diyos na tumawag sa kanila kung ano ang nangyari doon sa kaluluwa na kanilang binabantayan. Malinaw po ba? So yan ang pangalawang bagay na nakita ko, hindi lang sila magbantay ng kaluluwa ng ng mga miyembro sa church, speaking of mind, will, and emotion, kundi sila din daw po ang alin, magbibigay sulit, magsusumbong, ika nga, sa naging behavior, sa naging kaganapan sa buhay ng taong kanilang binabantayan. Subukan po ninyo, let's say for example, kayo pastor, kayo elder, worker, o miyembro. Subukan po ninyo at least 1 month tumayo sa sapatos ng mga pastor. Bigyan nyo pagpapahinga ang pastor nyo at kayo muna, okay, ang siyang parang, kung pagbigyan kayo ng pagkakataon ng pastor nyo, gawin yung kanyang katrabaho, ang kanyang trabaho for 1 month. Baka po 2 linggo pa lang ay sumuko na ho kayo. Bakit? Kasi hindi po lahat ng tao sa church marunong sumunod. Hindi lahat ng tao sa church marunong rumespeto. Hindi lahat ng tao sa church matino. So imagine, no? Ako bilang pastor, iba-iba yung behavior ng miyembro ko. Praise God sa mga low maintenance Christian. When I say low maintenance, ito yung mga mananampalataya na pag may sinabi ka, gagawin agad. Hindi ito yung masyadong magbibigay ng burden at stress sa ministry mo sapagkat they are responsible Christians and believer. But there are people who are immature. There are people who are irresponsible. There are people na talagang hindi mo alam talaga kung nakikinig sa iyo kasi pag may problema, lalapit sa iyo. Tapos humihingi ng panalangin, hihingi ng payo, Pastor, ano ang gagawin ko? Magbibigay ka naman ng payo, ipapanalangin mo, hoping na naintindihan niya yung payo mo, hoping after your prayer ay okay na siya. And then after a week, after a month, babalik na naman sa'yo. Same old problem.
Same old problem. Anong problema? Hindi niya kayang ma-overcome yung mga sama ng loob, sakit, unforgiveness, okay, na kung saan na nararamdaman niya. Sa mga kapwa mananampalataya, o kaya doon sa mga tao na kung saan kasama niya sa trabaho. Simple problem, okay, month after month, lalapit kay pastor, sasabihin niyong problema, si pastor naman magbibigay ng payo, at bago matapos, mananalangin para sa kanya. Akala niya okay na yon, and then after a week, after a month, balik na naman, at yun at yun din. Very stressful po yun, mga kapatid. And pag ganyan ng isang mananampalataya, isa lang ibig sabihin niyan, he is not growing. Okay, spiritual muscle is not built up. Okay, na nagigintay lang kung bakit pwede niyang makayanan ang mga personal na struggle niya sa buhay. At ang dahil lang kung bakit siya ay hindi lumalago, walang spiritual muscles, isa lang ibig sabihin niyan, maaaring nakikinig siya pero hindi niya ginagawa yung turo o payo ng kanyang pastor. Now, tandaan po ninyo, mga kapatid. Ang isa pong bagay na kung saan ay magbibigay vindication po sa mga pastor dahil sa mga unfairness, okay, na kanilang naranasan while doing spiritual leadership, performing the spiritual leadership na pinagkaloob sa kanilang Panginoon as a pastor of the church. Meron pong day of vindication. Ano yon? Ano ba ibig sabihin ng day of vindication? Ito po yung darating ang araw, okay, na magbibigay sulit ako sa Panginoon kasama yung tao na pinagpapasturan ko, at tatanungin ako ng Panginoon, o Wilbert, kumusta na ba si Chris bilang miyembro o bilang leader mo sa church? Ano ang masasabi mo? Ano ang senaryong yan? No? Ako ay tinawag hindi lang para bantayan ang mga tao mananampalataya sa church ko, kundi magbibigay accounting, magbibigay sulit. Okay, yung bang parang magre-report at sasabihin ko sa Diyos na tumawag sa akin, ito kasi Panginoon si Wilson, okay naman sana to, kaya lang pag nakatalikod ako kung ano sinasabi-sabi sa likuran ko, okay naman Panginoon sana si Chris, kaya lang pag kami nag-uusap, yes nang yes, pero pag alis, eh no pala. Okay, so these things, maliliit na bagay, but this will be the day of vindication sa lahat ng pastor. Isang araw, tayo ang magbibigay accounting sa Panginoon in behalf of everyone na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon as our sheep. Okay? So, we need to honor the pastor because of the nature of his work. What is the work of a pastor? He is the security guard, overseer, tagabantay ng ating kaluluwa, at siya rin ang magbibigay accounting, parang magsusumbong sa Diyos, magbibigay ng tinatawag na reporting sa Diyos sa huling araw patungkol po sa behavior ng tupa, okay, doon sa iglesia, at yung behavior ng tupa sa kanyang pastor. Ang sabi rito, they keep watch over your soul as those who will give an account. We will be the one who will give an account to God on your behalf. Okay? Parang kami yung abogado ninyo, mga mananampalataya, na harap pa sa Diyos, sapagkat bawat isa sa atin ay meron tinatawag na pagharap, okay, sa judge of all judges. Walang iba kundi ang Panginoon. At susukatin, ititest ang lahat ng ating ginawa dito sa lupa. Okay? At yan po yung panahon na ang pastor po ay kasama sa magbibigay reporting o accounting sa Panginoon sa kung ano ang behavior, kung ano ang aksyon, kung ano ang attitude ng mga tao doon sa loob ng iglesia. Okay? So, wag nating pahirapan ang pastor. Bigyan natin sila ng kagalakan. If we want our pastor to become effective in the responsibility to be the overseer, security guard of our soul, be sure na sila po ay masaya habang tayo ay pinagpapasturan. So that they may do this with joy, not groaning, for this would be unhelpful for you. Hindi raw po makabubuti sa mga miyembro ng church na ang pastor na nagpapastor sa kanila ay hindi masaya. Dapat po matiyak nyo na ang inyong pastor ay masaya.
habang siya ay nagpapastor sa inyo, dapat nakatitiyak kayo, bawat iglesia, okay? Sa pamumuno po ng mga elders, workers, tiyakin nyo, magtulong-tulong kayo na ang pastor nyo ay masaya na pinaglilingkuran kayo, na ipinagmamalaki kayo sapagkat hindi kayo masakit sa ulo, hindi kayo pasaway, hindi kayo pasanin, dahil kung ang inyong pastor ay masaya sa paglilingkod sa inyo, ang sabi ng Bible, ano? Ha? Hindi makabubuti na siya'y malungkot. Hindi makabubuti na bigat siya sa paglilingkod sa inyo. Dapat po siya po ay masaya. So why honor the pastor? Because of the nature of the work. And second, because of the grace that he carries. Dahil po doon sa grace na dala-dala niya. Now, what is grace? Dalawa lang po ang gusto kong i-share sa inyo about the definition of grace. Grace is God's power and ability working in you so that you'll become the person that God wants you to be. Ang grace na tinutukoy po rito, ituro po yung kapangyarihan ng Diyos na umiiral, gumagawa sa inyong buhay upang kayo po ay maging isang klase ng tao ayon sa plano ng Diyos sa buhay niyo. Okay? Actually, dalawa lang naman ang kategorya ng mga tao sa mundo. Either you are a righteous or a wicked. And for us to become righteous in God's sight, hindi lamang positionally but experientially, you need the grace of God. So that's the meaning of the word grace. God's power and ability, okay, working in you so that you will become the person that God wants you to be. The second meaning of grace is it is God's power and ability working through you. Yung una in you, this time through you, so that you will be able to do what God wants you to do. You see, nung tayo po ay tumanggap kay Kristo, naligtas, hindi po tayo naligtas at pumunta na lang sa simbahan at umawit ng papurit pagsamba at magkaroon lang ng fellowship or mission or you just enjoy Christian life. No, no, no. The reason why God has saved us is because God has something na kung saan ay i-delegate sa atin upang trabahuhin natin. You know, bago umakyat ang Panginoon sa langit in Matthew 28, 18 to 20, ang tawag po dito ay Great Commission. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, and the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. Bago umakyat ang Panginoong Hesus sa langit, mayroon siyang tagubilin. Ano ang kanyang tagubilin? Ipangaral, ibahagi natin ang kanyang salita. Sapagkat kung ang kanyang salita ay naipapangaral, naibabahagi, mayroong mga tao na dahil sa kanilang pakikinig, sila po ay tatanggap at sa pagtanggap nila, sila ay maliligtas. Itong mga tumanggap, itong mga naligtas, kinakailangan po nating patuloy na alagaan sa pamamagitan ng pagtuturo ng lahat ng kautusan ni Kristo. Dahil kung ito raw po ay ating ginagawa faithfully and consistently, ano po ang mangyayari? We are now advancing the kingdom of God. In advancing the kingdom of God until all the kingdoms of this world will become the kingdom of our Lord. That is the work that God has given us. And this work that the Lord entrusted to us cannot be fulfilled, cannot be achieved. Okay? By human strength, by human wisdom. Nakalagay sa Bible, not by might nor by power, but by the Spirit, says the Lord. Kaya nga, bago umakyat ang Panginoong Jesus sa langit, mayroon siyang bilin sa mga disipulo. Bagamat kayo ay inutusan kong pumunta sa iba't ibang dako, but wait in Jerusalem. Tari, maghintay kayo sa Jerusalem sapagkat darating sa inyo ang banal na Espiritu Santo. And we know what happened in Acts chapter 2, 1 to 4. The Holy Spirit came upon them and they are empowered to do what God wants them to do. Without the power of God, the ability of God working through us, and that is grace, we will never be able to do what God wants us to do. So, anong ibig sabihin yan? That grace na kailangan po natin, the
power and the ability that we need in order for us to become, in order for us to do what God wants us to do. It's all through the grace of God. But that grace, hindi ito direktang ilalagay ng Diyos sa buhay mo, sa puso mo, kundi ito ay direktang dineposito ng Panginoon sa buhay ng inyong pastor. At ito po ay pinatutuhanan ng Ephesians chapter 3, verse 2. Ang sabi rito, surely you have heard about the administration of God's grace. Papaano ba gumagalaw, nag-ooperate yung biyaya ng Diyos? Surely you have heard about the administration. Paano ba ito gumagalaw? Paano ba ito nagtatrabaho sa inyo? Speaking of God's grace, surely you have heard about the administration of God's grace that was given to me for you. So, if I am Paul, si Pablo ang nagsasalita rito, kausap niya Ephesian believers, yung grasya ng Diyos na para sa inyo, unang dineposito ng Diyos sa akin. The grace of God, what is the grace of God? It is God's power and ability working in you so that you'll become the person that God wants you to be. It's the power of God working in you so that you will do what God wants you to do. That grace, okay, if I am your pastor, you are my congregation, that grace has been deposited by God to me, but that grace is not for me, it's for you. It's for you. So you need to access that grace na binigyan ng Diyos sa inyo that has been deposited in me. Now, how are you going to access that grace? You can only access that grace accurately if you know how to honor your pastor. We need to honor our pastor because of the nature of his work and because of the grace that he carry. Maaring iniisip mo, mas matalino ka, mas may pinag-aralan ka sa iyong pastor. Maaring pinagmamalaki mo na mas mayaman ka sa iyong pastor. Maaring sinasabi mo, mas malawak ang impluensya mo kaysa sa iyong pastor. But I tell you this, mga kapatid, you will never, never become successful in the sight of God if you don't access your grace in the life of your pastor. But the only way for you to access that grace is what? You have a covenant relationship with Him. And one way to express that covenant relationship is that you know how to honor your pastor. Now, pag-uusapan natin, how to honor your pastor. Paano ba natin mabibigyan ng parangal ang ating pastor? Okay, ano ba ang sinasabi ng Biblia na dapat natin gawin para makatiyak tayo, okay, na nabibigyan natin ng pangarap, ng parangal ang ating pastor. All right. Number one, how to honor your pastor. Trust your pastor as God's appointed overseer of your soul. Doon sa Hebrews 13:17, sinabi ko sa inyo na ang trabaho namin ay guardia, security guard, tagabantay ng inyong kaluluwa. So magtiwala kayo sa inyong pastor. Magtiwala kayo sa amin. Kayo pong mga miyembro ng simbahan, anuman po ang posisyon nyo sa inyong simbahan, either kayo ay believer, worker, elder, if you want to honor your pastor, be sure that your trust to your pastor is established. Walang question, hindi dapat nagdududa ang pastor nyo sa pagtitiwala sa inyo. You need to earn that trust. I mean, your pastor need to earn that trust. Okay, may mga ibang mga mananampalataya, mga leader, workers at church na parang dinidemand nila sa kanilang pastor ang trust. No, no, you should be the one to trust your pastor before your pastor trusting you. Tingnan po natin in John 14 verse 1. Sabi ni Jesus Christ sa kanyang mga disciple, do not let your hearts be troubled. Do not let your hearts be troubled. Huwag kayong mag-alala. Huwag kayong magulumihanan. Maniwala kayo sa Diyos. So here is Jesus Christ telling them, para mawala ang inyong alalahanin, magtiwala kayo sa Diyos. Magtiwala kayo sa Diyos. Pero hindi doon natapos. Matapos sabihin ni Jesus Christ na magtiwala kayo sa Diyos, sabi niya rin sa kanyang mga alagad,
magtiwala rin kay sa akin. Magtiwala rin kay sa akin. Trust in God or believe in God, believe also in me. Bakit sinabi niya na magtiwala rin kayo sa akin? Kasi lahat ng tao, lalo na yung naniniwala sa Diyos, walang problema para sa kanila ang maniwala at magtiwala sa Diyos. Pero ibang klase o ibang usapan na yung pagtitiwala nila sa atin bilang tinawag ng Panginoon. Even Jesus Christ Himself, na-discern niya yung problemang ito. The disciples trusted God. But the problem is, questionable para sa kanya, ito bang mga disipulo kong ito ay nagtitiwala sa akin? Kaya sabi niya, trust also in me. Magtiwala rin kayo sa akin. So, kayo pong mga nanonood, nakikinig, kung kayo ang aking kongregasyon, hindi ko lang po kayo hihimuking magtiwala sa Diyos. Titiyakin ko, sisikapin ko, na maramdaman mula sa inyo na kayo ay nagtitiwala rin sa akin. You know why? Kasi kung nagtitiwala kayo sa Diyos, pero hindi nyo maibigay ang pagtitiwala sa akin, questionable na po yun. Hindi ko na po magagawa yung dapat kong gawin to what? Ha? Para alagaan kayo. Para tulungan kayo, para proteksyonan kayo. See, this is the kind of trust that needs to develop and establish between the sheep and the shepherd. Kung paano ang sheep ay nagtitiwala sa Diyos, dapat din po matuto siyang magtiwala sa taong tinawag ng Diyos para magpastor sa kanya. Okay? So, another, balik tayo sa Hebrews 13:17. Obey your leaders and submit to them. If you don't trust your pastor, you will always question his instruction. And every time you will question his instruction, ano nangyayari? Yung obedience mo is at stake. Yung submission mo is questionable. You cannot give your 100% obedience, you cannot give your 100% submission if you will not trust your pastor. Pwede mo sabihin, nagtitiwala ako sa Diyos, pero sa pastor ko, hindi. Tandaan ho ninyo, maaring totoo, mayroon kayong mga nakikitang weakness ang inyong mga pastor. Kahinaan, but I want you to understand this, bago nyo pa ito makita, una nang nakita ng Diyos ang mga kahinaang yan. In spite and despite na nakita ito ng Panginoon, according to His foreknowledge, still, your God, our God, chooses Him. Dinesisyonan siya na tawagin pa rin ang ating pastor in spite and despite of the weaknesses kasi alam niya na yung taong tinawag niya, okay, as this person continues to obey, work, follow Him. Yung mga kahinaang nakikita natin sa kanya, ito rin po ay aayusin ng Panginoon hanggang totally ito po ay mawala. But do not allow the weakness, do not allow those negative things na nakita nyo para maka-apekto sa inyong pagtitiwala. Kasi hindi po yung pastor ang nagkakaroon ng disadvantage. Ikaw ngayon ang nalalagay sa alanganin. Ikaw ngayon ang nadidihado. Okay? So obey your leaders and submit to them. You can only obey and submit to them when you trust your pastor. Okay? Obey your leaders and submit to them, for they keep watch over your soul as those who will give an account. Now, once you understand the nature of the work of your pastor, you accepted it, you are grateful to God because of it, what will happen to you? You may do this so that they may do this with joy. Okay? You will become a contributor. Magiging contributory ka kung papaano maging masaya ang inyong pastor habang siya po ay naglilingkod sa inyo. So that they may do this with joy, not groaning, for this would be unhelpful for you. Not beneficial. Pag ang isang pastor, sa kanyang pagpapastor, parang lagi pong malungkot, nalulumbay, may pasanin, mga kapatid, hindi raw po ito makakabuti sa kanyang iglesia. Hindi ito makakabuti sa kanyang miyembro. So, mga kapatid, ngayon pa lang, bago po matapos ang araw na ito, isettle nyo na po sa inyong puso na dapat po kayong magtiwala sa inyong pastor. Maaring mayroon kayong nakikitang negatibo, weakness, but you need to settle it in your heart. Okay? Kung siya ang pastor nyo, sumunod, magpasakop, maging bahagi ng mga tao na magiging kagalakan ng pastor.
para magawa po ng pastor ang kanyang trabaho bilang guwardiya, tagabantay ng inyong kaluluwa. Second, how to honor your pastor. Obey your pastor even if it's difficult at some time. Alam nyo, madaling sumunod pag gusto nyo ang pinagagawa sa inyo. Pero pag meron ng sakripisyo at mahirapan ka na, doon lulutang kung anong ugali mayroon tayo. Yung iba ay mayroon mga tao na pag hindi na nagugustuhan, tahimik na lang siya pero hindi magsasalita. Yung iba, bukod sa hindi na sumusunod, nagsasalita pa laban sa kanyang pastor. Watch out. Kung mayroon pong hinahanap ang demonyo para maging kaalyado niya sa loob na iglesia, ito po yung mga taong hindi marunong sumunod. Alam niyo ba sa church, ako po yung mayigit 38 taon nang naglilingkod sa Diyos. Kadalasan po na mga mananampalataya na maraming sinasabi laban sa kanilang pastor, ito po yung mga walang kontribusyon in building the church. Madalas po, pag mayroong mga fundraising, okay? Ito pong mga taong to na nagre-reklamo, ito pa yung mga hindi nagbibigay. Samantalang yung mga nagbibigay, hindi sila nagre-reklamo, salip masaya pa silang nagbibigay. Pag mayroong gawain, may misyon, mayroong pong mga bagay na kinakailangan ang participation nila. Kung sino pa yung mga tumutugon at nagko-cooperate, nagbo-volunteer, wala kang maririnig sa kanila. Yung ayaw magtrabaho, doon ka pa makakarinig ng negatibo. Alam nyo, kung ako po ang pastor ng ganitong klaseng mga mananampalataya, ay nako, napakadaling mawala sa church yan. You know why? Ha? Paparamdam ko sa kanila na hindi ko sila tupa at hindi nila ako pastor. Ganun lang kasimple. Kasi nakalagay sa Bible, a good shepherd lays down his life for his sheep. A good shepherd lays down his life for his sheep. And because I want to be a good shepherd, according to Jesus, I will only lay down my life to those whom I considered as my sheep. Question, madali bang malaman kung sino yung mga tupa sa iglesia? Sa akin, napakadali po kasi nakalagay na yan, plain and simple, clear, sa salita ng Panginoon. Ang sabi ng Bible, my sheep hears my voice. My sheep hears my voice. And I know them. And they follow me. Yan po ang sabi sa John chapter 8. My sheep hears my voice. So, papaano ko malalaman ng isang mananampalataya ay tupa ko? Nakikinig sa akin yan. Sumusunod sa akin yan. At kilala ko sila. Ngayon, kung kilala ko ang tupa doon sa church, kilala ko rin yung mga kambing. Sino itong mga kambing? Ito yung mga hindi na sumusunod, ito yung mga pasaway. So, ano ang sinasabi ng Bible? If I will become a good shepherd, I will only lay down my life for the sheep, not for the goats. So, kaya ako po, masaya ako sa paglilingkod, sa pagpapastor ko eh. Hindi na po ako stressful, unlike before. Nung hindi ko po alam itong mga to, akala ko tinawag ako ng Diyos para sa lahat ng miyembro sa church. Then I realize, hindi lahat ng tao sa church ay tupa. Mayroong kambing. Pag ako po'y nagtuturo, pinapaliwanag ko sa Bible sa mga tao ang natutunan ko sa Bible. Every time you read the word flock, sa Tagalog, kawan, in the Bible, it is always a mixture of sheep and gold. Kaya wala po akong alam na iglesia na 100% ang miyembro ay tupa. Mayroon po dyan. Mayroon po dyan. O marami po dyan kambing. Ang malungkot, may mga churches na mas marami ang kambing kaysa sa tupa. Sa mga pastor na katulad ko, learn this principle. Give your life only for the sheep. Alam po ninyo, in the parable of the sower, tingnan nyo to. I will open the scripture for you. In the parable of the sower, when the word of God, like a seed, is planted, na itanim. Nung ito po ay tumubo, nakita natin
na mayroong apat na klase ng lupa. Sa apat na klase, isa lang ang good ground. Isa lang ang good ground. Kaya po, sa akin, yan ang nagtuturo at nagpapaliwanag. Mukhang mas maraming pasaway sa simbahan kaysa sa matino. On the basis of that scripture. Kaya nga po, if you really want to honor your pastor, palagay ko magkaroon tayo lahat ngayon ng self-evaluation. Ako ba bilang tupa ay nakikinig sa aking pastor? Ako ba bilang tupa nagbibigay kagalakan sa aking pastor? If the answer is yes, then you will know how to honor your pastor. But if the answer is no, mga kapatid, you are a burden to your pastor. Kayo ang dahilan kung bakit ang inyong pastor ay madaling makalbo. Obey your pastor even if it's difficult at some time. Hebrews 5:8, although he was a son, he learned obedience from the things which he suffered. Even the Lord Jesus Christ himself. Dumating po yung ultimate test of obedience. Yung ultimate test of obedience which is dying on the cross. Hindi po niya ito gusto o hindi ito gusto ng kanyang sarili. Hindi ito gusto ng kanyang laman. That's why, on the night before his crucifixion, we see him struggling in his prayer at the Garden of Gethsemane. He prayed this prayer, Lord, if there is any other way, please pass this cup away from me. But not my will, your will be done, O Lord. He prayed that same prayer 3 times. Why 3 times? Kasi in the natural, in his flesh, hindi niya gusto yung mamatay siya sa cross ng Calvary dahil masakit ito. Pero nanaig pa rin yung pagsunod. Now, ano yung kalaban ng pagsunod ni Kristo para magdesisyon siya na mamatay doon sa cross ng Calvary, magpapako sa cross ng Calvary? Ano yung puwersa na nagtulak sa kanya na bagamat kung tatanungin niyo ang sarili niyang kalooban at pakiramdam, hindi, ayaw niya eh. Kaya nga 3 times he prayed. But because he loves God, and because he loves God, he wants to obey God, he was able to make a firm decision, maski masakit, Lord. Maski masakit. Maski mahirap, Lord. Susundin kita. And because of that decision, alam natin na hindi ganon kadali ang mamatay sa cross ng Kalbaryo. Ang sabi ng Bible, who for the joy that was set before him endured the cross. Who for the joy that was set before him endured. Saan galing yung endurance niya? When he decided to obey, even if it's difficult, that decision releases the grace and the mercy of God na naging dahilan kung bakit he was able to endure the pain of the cross. And while enduring, ang sabi ng Bible, his joy, who put the joy that was set before him, he endured. The reason why he endured is because of the grace of God, the mercy of God, and because of what? The result of that obedience waiting for him in the throne room of heaven. You see, mahirap po yung kalagayan niya at the cross. But because of the joy that was set before him, he endured the cross. Sometimes, it's difficult for us to obey our pastor. Kapatid, kung yan naman ay kalooban ng Diyos at nahihirapan ka, isa lang ang dinidil sa iyo. Gusto ng Panginoon na mapagtagumpay niya sarili mong kalooban at ang sarili mong laman. Napagdaanan na ni Jesus yan, kung sa pagsunod natin, kinakailangan nating mag-suffer, why not? Ang kapalit naman yan is what? The joy that was set before him. Number 3, esteem your pastor very highly. Esteem, hindi po pausukan dahil sa init. Esteem, E-S-T-E-E-M. Ano bang Tagalog ng esteem? Bigyan ng respeto, paggalang,
mataas na respeto, paggalang, pagkilala ang inyong pastor. Hindi lang po pa respeto, paggalang at pagkilala, kundi mataas na paggalang, mataas na respeto, mataas na pagkilala ang inyong pastor. But we ask you, brothers and sisters, to recognize those who diligently labor among you and are in leadership over you in the Lord and give you instruction. Sino pong tinutukoy dito? Very clear. Okay? Sino po itong diligently labor among you and are in leadership over you in the Lord and give you instruction? Ito po yung inyong spiritual leader, ang inyong pastor. At ano ang inuutos ng Panginoon sa mga mananampalataya? And that you regard, appreciate, respect, that you regard them very, very highly. Eh, pastor, gagawin ko lang yan. Basta yung pastor ko ay matinurin. Mga kapatid, makinig po kayo. Minsan po, yung ugali po natin ang nagpapalabo sa tingin natin. Marami po kasi akong nakita, matitino yung pastor, pero nagiging pangit, okay? Pag ang mga nagdi-describe sa kanya, mga mananampalataya na mayroong bulok na pag-uugali. Wala pa akong kilalang pastor na sa sobrang tino ay hindi nakatanggap ng pangit na pagpuna. Magtataka ka, matino yung pastor, alam mo. Maski sino, pagtanungan mo, matino, labas at loob. Pero mayroon pa rin mga tao na makikita yung butas, makikita yung negatibo, makikita yung dumi sa kanya. Maliit na butas, sa maliit na dumi, pinalalaki nila. Well, pag ganyan ang ugali ng isang mananampalataya, hindi nila magagawa yung sinasabi rito that you regard them very highly in love because of their work. Madalas kong masabi, ako tanggap ko na hindi lahat ng tao na nakikinig sa akin, whether in TCTL, SCB, or in other group na kinabibilangan ko, tanggap ko na hindi lahat ng tao ay magugustuhan ang sinasabi ko at ginagawa ko. Bakit? Sapagkat ang spirito ko ay nag-i-irritate sa laman o demonyo na nasa sa kanila. Palagi ko mas magandang i-English para hindi ako mahirapan. Some people will not appreciate what you say and what you do because your spirit irritates the demons in them. Okay lang yun, wala tayong magagawa sa kanila. Focus on those people in your church who regard you very highly because they know the nature of the work and they know the grace that you carry. Number four, honor your pastor with your substance. Honor your pastor with your substance. Mayroon ako nabasa, medyo ako ay napangiti doon sa Facebook. Sabi niya, wag naman puro happy pastors man, pastor. Tanungin niyo naman, aba, ano ba yung GCash number mo, pastor? Well, parang nagpaparinig, ano po. But, you see, tayo mga mananampalataya, eksperto tayo doon sa, thank you, pastor. I love you, pastor. I'm praying for you, pastor. But I want you to understand the word honor. Because if you understand the word honor, then you will know what to do. In Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, it says, honor the Lord. Not only by your prayer, not only by your greetings, but honor the Lord from your wealth. Alam nyo, kung pag-aaralan po ninyo ang kasaysayan ng mga kaharian, di ba sa isang kaharian, ang leader yung king. At ang pinakamayaman po sa kaharian yan, walang iba kundi ang king. Pero napupunan nyo, every time na mayroong taong gustong makipag-usap sa king, laging mayroong dalayan. At kung ating pag-aaralan, yung mga subject niya nasa ilalim ng kanyang pamumuno,
mas mahirap sa kanya, but to show honor and gratitude to the king na pinakamayaman doon sa lugar na yon, they still need to bring something that will bring honor to the king. Kaya sabi rito, honor the Lord. So, just like us, the way to honor God is not only to praise and worship God, pray to God. Kaya nga, may mga bahagi na ng ating pagtitipon aside from worship, aside from prayer, we bring also our tithes and our offering. Why? Because we use our substance. Yung mga resources, ari-arian na kung saan unang binigay niya sa atin, and part of those ay binabalik natin sa kanya in honor to God. So the word honor has corresponding responsibility. And that responsibility is releasing a portion of your substance. Just like David, who said, I will not worship the Lord, that will cost me nothing. Because when you just worship the Lord without offering, bringing something that costs you, it's not worship. True worship is what? You will bring something that will cost you so much. That's honor. Honor the Lord from your wealth. Honor the Lord using your substance. And from the first fruit of all your produce. Huh? Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So anong tinutukoy? Anong konteksto rito? Yung tamang pagbibigay ng parangal ay mayroong corresponding action of what? Giving Him a portion of everything that God is giving you. Pag ginawa niyo raw ito, then your barns will be filled with plenty. Your barns, yung bodega niyo, sisidlan niyo, yung bangko niyo, okay, ay laging magkakaroon. And your vats, bodega, sisidlan will overflow with new wines. Mga sisidlan po. Wine speaks of what? It is a source of joy. At ang wine po, noon hanggang ngayon, kadalasan po ay isa ito sa mga makikita nyo sa mga lugar, mga pamilya na mayroon pong celebration. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce, then your barns will be filled with plenty. Kaya nga ako po ay patuloy na makikiusap sa inyo, mga mananampalataya, hanggat ako'y buhay at nangangaral ng salita ng Diyos, you will always expect from me, hearing from me, teaching and messages about honoring God with your substance, about bringing your tithes, giving your offering. You know why? Because when you observe these principles accurately, ito po ang magdadala sa atin doon sa pinangako ng Panginoong life and have it more abundantly. Galatians 6:6 in NASB translation, the one who is taught the word is to share all good things with the one who teaches him. Ang isa raw pong tao na tinuturuan ng salita ng Diyos dapat magbahagi rin ng lahat ng kanyang tinatanggap doon sa taong nagtuturo sa kanya. That is why kung ang mga mananampalataya lang ginagawa ito, palagay ko, walang pastor na maghihirap. Walang pastor na magiging miserable. Imagine, if all the people in the church who are receiving the ministry of the word from their pastor, because that's one major responsibility of the pastor, teach you the word of God. Whatever blessing you receive, you should share whatever blessing. Every blessing na dumarating sa inyo, mayroong portion dapat dyan yung nagtuturo sa inyo. Sa The Living Bible, ganito po ang sinasabi para maging mas malinaw. Those who are taught the Word of God should help their teachers by paying them. Those who are taught the Word of God should help their teacher by paying them. Ako po'y nagtuturo sa inyo ngayon. Nagtuturo ako sa mga miyembro ko sa The City of the Lord. Nagtuturo din pa ako sa mga pastor na kung saan ay tuloy-tuloy na sumubaybay, pastor ng SCB na sumusubaybay sa ating pong mga online na seminar, webinar, daily streaming. Kapatid, are we
observing this principle as part of the culture ng ating simbahan. If we are going to make or observe this principle, then every time you're listening to the pastor, and every time you're receiving principle, every time when you walk on that principle, God blesses you. And every time God blesses you, nagtatabi ka para ibigay doon sa nagtuturo sa inyo. Naniniwala po ako, mga kapatid, na ang buhay ng ganitong klaseng mananampalataya sa bawat simbahan ay patuloy at patuloy na aangat. There is no way poverty will stay in you if you know how to observe this. God is my witness. Every time na mayroon po akong blessing, every time na may blessing po ako, unang itinatabi ko yung aking tithes sa aking spiritual father at yung aking offering. Tabi agad yan. I observe. At yung pong itinatabi ko, according to TLB, the Living Bible, ay ginagamit ko not only to share my blessing, but if you know how to read the scripture, I am paying him. I'm giving this blessing as my payment doon po sa ministry niya sa aking buhay, which is the ministry of the word that is making a difference in my life and ministry. My payment, my offering, the good things that dumarating sa akin, I share with him, is a form of payment because I am grateful to what the ministry of the word in my life. His ministry, the ministry of the word in my life is creating a difference. And that difference, obviously, mga kapatid, ay nakikita ko, nararanasan ko, nakikita nyo. It uplifts my stature. It gives me wider and higher platform. And the people I'm ministering, they're blessing me. They're sharing good things with me. They're paying me. At yun din po ang ginagawa ko sa aking mentor o sa nagtuturo po sa akin. Those who are taught the word of God should help their teacher by paying them. Nagpapabayad ba ako? Hindi. Anong nangyayari? It's up to the people what to do when they are blessed. Sa akin pong webinar, may tukso, may temptation po na magpa-registration po ako. May makasama ako, basta magpa-register tayo kung mag-gastos tayo. Siguro, sakana. But for this time, let's give it for free. You know why? Kasi naniniwala ko, maski free, if they are being blessed, they will pay. They will pay. At yung payment na yan is in the form of what? They will share all good things na dumarating sa kanila because they are receiving from me. This is the way to honor your pastor. Uulitin ko, isa-isahin ko. How to honor your pastor? Number one, trust your pastor as God's appointed overseer of your soul. Number two, obey your pastor even if it's difficult at some time. Number three, esteem your pastor very highly. And number four, honor your pastor with your substance. This is the way to honor your pastor. Now, sa pagtatapos, panglima, work in partnership with your pastor. If you want to honor your pastor, work in partnership with your pastor. Philippians 1:3-7. I thank my God in all my remembrance of you, always offering prayer with joy in my every prayer for you all, in view of your participation in the gospel from the first day until now. For I am confident of this very thing, that he who began a good work among you will complete it by the day of Christ Jesus. For it is only right for me to feel this way about you, because I have you in my heart, since both in my imprisonment in the defense and confirmation of the gospel, you all are partakers of grace with me. Of all the churches that Paul oversee, ang Philippian church ang sinabayan ni pastor ni Apostle Paul. You can read it in Philippians chapter 4 verse 1. You are my joy, you are my crown. At
kung mababasa po natin ang Philippians chapter 4, the whole book, mayroon tayong mababasa dyan na, of all the churches, you alone, speaking of Philippian church, are the one who supported him from the first day of his ministerial work in Europe or Macedonia until the last day. In view of your participation in the gospel from the first day until now. Not one church did it to me except you. That's why ang Philippian church ang pinangakuan ni Pablo. But my God shall supply all your needs according to your riches and glory in Christ Jesus. Maraming Kristiyano, they're claiming Philippians 1:19. Pero walang participation, walang partnership sa kanilang pastor while doing God's work. I encourage you, mga kapatid, make this as part of your life. When your pastor or anybody from your church who do mission work, cooperate, work in partnership, hindi kayo laging makakasama, may trabaho kayo, o sa anumang dahilan, hindi kayo makakasama. But your prayers can go with them. Your support can go with them. On November 7, my team will go to Bicol region. May conference pa ako sa limang lugar. One day in Pilar, Surusugon. First day, second day, Tabaco, Albay. Third day, Batu, Camarinesur. Fourth day, Tigaon, Camsur. Fifth day, Sanaga. Just to cater to the pastors from different places. One day lamang po. Ang kasama ko po rito si Pastor Wilson, Pastor Jojo, Andres, Pastor Awi, Pastor Acha, and my wife. Anim po kami. If your pastor are part of my team, I don't encourage you. I am commanding you, support your pastor. May gastusin po kami rito. Okay? May gastusin po kami rito. Hotel, pagkain, fuel, at iba pang gastusin along the way. Sino bang unang dapat na tumulong sa mga paso na kasama ko? Una, at higit sa lahat, yung mga miyembro niya. So ako po ay nananawagan at nag-uutos sa mga churches ng mga kasama ko. Be the first one to support. Eh ngayon, yung mga wala, you can still support us. Prayer. Send your financial gift. And I tell you, if this will be part of your principle as you serve God, naniniwala po ako that the Lord will bless you. Philippians 1:19 is for you. My God shall supply all your needs according to His riches in glory in Christ Jesus. Philippians 1:19 is given to the Philippians. Not to the Corinthians, not to the Colossians, not to the Thessalonians, but only for Philippians. Today, I prophesy, those of you who are listening to this message, you can be the Philippian church in our day. And what is the Philippian church doing? They are 100% in support consistently to the mission of their pastor. This is how you honor your pastor. Work in partnership. Okay? Now, to conclude, I will share with you two scripture. Uulitin ko ulit. 1 Thessalonians 5:12-13. But we ask you, brothers and sisters, to recognize those who diligently labor among you and are in leadership over you in the Lord and give you instruction, that you regard them very highly in love because of their work. Live in peace with one another. When the pastors of churches are recipient of this appreciation coming from their members, they are being regarded very highly. What will happen to them? Mga kapatid, magiging masaya sila. At pag sila po'y masaya, malakas sila. At pag sila'y masaya at malakas, ano ang mangyayari? Gaano man kahirap ang mga hamon na naghihintay sa kanila, still, they will be able to meet the challenges of the ministry. They will be able to comply with the requirements. They will be able to complete what God has called them.
You know why? Because they are strong, they are happy. Sabi ng Bible, serve the Lord with gladness. Kaya ang hamon ko sa bawat mananampalataya, sa bawat churches na ngayon ay nanonood, mayroon ba tayong ginagawa upang maging masaya ang ating pastor sa paglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagpapastor sa atin? Do your part. As for me, ako'y gagawa sa kung ano expected sa akin ng Panginoon. Whether mayroong mga tao, may mga miyembro sa church na tutulong sa akin o hindi, it doesn't matter for me. I am committed to do and to finish God's will. But naniniwala ko, mas magiging mabilis po, mas magiging madali if there are people in my church and the CB network who knows how to honor me. Today, I've shared with you the biblical way of honoring God's servant. Trust your pastor. Obey your pastor even at sometimes mahirap. Hello? Ano pa? Huh? Esteem your pastor very highly. Honor your pastor with substance. And then work in partnership. This is the way to honor God's servant. Father, in Jesus' name, I declare, bagamat this is the last Sunday of October, this month, oh God, is celebrated as the Pastor's Appreciation Month. But I declare, Father God, that that appreciation and honoring will not be limited by this month. In fact, every day, while the pastor is responsible in taking care of the spiritual well-being of his people, it is also the responsibility of the church to ensure that their pastor are happy and joyful in serving you. And the way to do that is when the church knows how to honor God. Today, as I laid down to them the principle of biblical honoring to God's servant, I declare, people, churches represented here, Lord God, sa mga nanonood, nakikinig ngayon, Lord, I declare that their churches will rise up, Lord God, to honor their pastor, and their pastor, Lord Jesus Christ, will see the difference of serving you when they felt that honoring, when they felt that appreciation. Father, I thank you in Jesus' name. Amen, amen, at amen. God bless us all. Were you blessed with the message today? If so, please like, subscribe, and hit the bell button below for updates. Thank you for watching, and see you next streaming.